Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video nito ay pag-uusapan natin ang different kinds of heart markings. Yung marka na makikita natin sa isang treasure site. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. At sa bago palang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko about treasure hunting. Never stop dreaming, never stop exploring, never stop learning. Ano nga ba ang kahulugan ng heart na marka? Ang heart na marka ay isa itong preferred site, preferred site o pinagplanuhan ang area na to. Ito yung nagpag-alaman nating kahulugan. Pero ang kahulugan nito, ibang kahulugan nito is ito ay nagre-represent ng tunnel. Yan. Kasi preferred site, kapag mayroong heart, ay meron silang panahon na makagawa ng tunnel. Kaya nga preferred site, pwede silang makagawa ng tunnel. Kasi nag-stay sila sa lugar ng matagal. Kaya may kapasidad sila na makagawa ng tunnel. Kapag ganitong marka ang makikita natin, ito ay isang vertical tunnel. Yan, pag ganyan. Vertical tunnel. Ito, yung pangalawa nating heart sign, is meron itong kasamang dot. Itong dot na to ay nagre-represent ng deposit, treasure deposit. Kaya ang ibig sabihin ng ganitong marka is object at the right side of tunnel. Yan. So, ito yung halimbawa natin, isang illustration ganito. Ito yung tunnel. Close to, yan, mga bato dyan, or lupa. Ang object nito is andito, sa kanyang bandang kanan. Yan. Ito yung treasure deposit niya. Sa bandang kanan. Kapag ganitong marka ang makikita natin. Kapag ganito naman, ang dot niya is nasa left side. Ang ibig sabihin nito is object at the left side of tunnel. So, ang ganito, station natin, example, yung tunnel, dito yung object sa left side. Yan. Left side yung treasure deposit. Kapag ganito naman, nasa center yung dot niya, ang ibig sabihin nito is object in the center of tunnel. Ganito. Andito yung object nasa sentro ng tunnel. Kapag ganitong marka ang makikita natin sa treasure site. Ay, ito naman is nagre-represent ito ng horizontal tunnel. Kagaya ng ganito. Yan. Isang pahigang tunnel. Horizontal tunnel. Ito, isa rin itong horizontal tunnel na ang kahulugan ay object beneath the tunnel. So, nasa na kanyang baba. Example, ganito. Ito yung tunnel. Ito yung entrance.
ang object nito, ang treasure deposit is andito. Yan, sa baba niya. Nasa flooring. Yan. Dito yung treasure deposit. Kapag ganitong marka, makikita natin. Kapag ganito naman, object, at the center of tunnel. So ganito, sample, entrance, andito yung object na sa sentro. So possible ito ay closed tunnel. May mga lupa diyan nasa sentro yung item. Kapag ganitong marka, makikita natin. At ito naman is ang kanyang adulo ng heart is nasa left side. So ang ibig sabihin nito is object at the left side of tunnel. Yan. Ito, tunnel. So ang object nito is andito kasi ito yung left side niya. Yan. Punta tayo sa left direction. Kapag ganitong marka, makikita natin. At ito naman, ang dot is nasa kanyang itaas. So, ibig sabihin is object at top of tunnel. Ito. Ito yung tunnel. So, andito. So, nasa ceiling ng tunnel, ang object. Yan. At lastly, ito. Ito ay nasa labas yung dot. Hindi ito tinuro ng pointer ng heart. So, ibig sabihin ito is object outside tunnel. Limbawa, ganyan. Ito yung entrance. Ito yung dulo. Ang object is nasa labas. Labas ng entrance ng tunnel. Yan. Kapag ganitong marka, ang makikita natin. Yan. Ito yung mga iba't ibang marka ng heart na nagre-represent ng tunnel. Okay, hanggang dito na lang mga katiyots. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.